Nagsubmit na ng listahan ng Philippine National Police sa COMELEC ng potential election areas of concern para sa eleksyon 2025. Ayon PNP spokesperson Police Colonel Gene Fajardo, kabilang sa mga tinitingnan ng political rivalry sa lugar, pati ang presence sa mga armadong grupo, i-validate pa raw ng COMELEC ang listahan. Ipinag-utos naman ni PNP Chief Police General Romel Marpil na mas higpitan pa ang pagbabantay sa pagtatapos ng paghahain ng mga certificates of candidacy. Mas tututok daw sila sa mga lugar na dati nang may mga insidente ng election-related violence. Kahit hanggang Disyembre na lang ang mga pogo sa bansa, nagbabala ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na posible pa rin baka impluensya ang mga ito sa eleksyon 2025. May unang balita si Jonathan Andal. Halos 200 milyong pisong pera sa mga bank account at nasa lagpas kalahating bilyong pisong real estate properties at mga sasakyan. Ang mga ari-ariang ito ni Dismissed Mayor Alice Go pina-freeze ng Court of Appeals hanggang sa Enero 2025. Gayunman, nakapag-withdraw na raw ng malaking halaga si Go bago pa na-freeze ang kanyang bank accounts ayon sa kongresistang nag-sponsor sa budget ng AMLAC o Anti-Money Laundering Council. Prior to the issuance of the freeze order, nakita ko ng AMLAC na malaki yung mga naging series of withdrawals doon sa mga bank accounts. Siguro na-anticipate na nga nila, so inunahan na nila no, by withdrawing their cash in different banks plus disposing several properties at a lower price. Sabi ng COMELEC, tatanggapin nila ang paghahain ng kandidatura ni Go, pero papayagan pa rin nga ba siyang tumakbo, lalo't ang parusa sa kanya ng ombudsman habang buhay na siyang bawal maglingkod muli sa gobyerno. Kapag ang isang tao ay perpetually disqualified to hold public office dahil may desisyon ng Office of the Ombudsman, siya po ay aming ika-cancel ang candidacy. Kahit pa yung taong yan ay naka-apila sa Court of Appeals. Unless mag-issue ng TRO ang Court of Appeals doon sa kanyang kaso sa Office of the Ombudsman. Sinubukan namin kunan ang pahayag ang kampo ni Go pero wala pang tugon. Hanggang Disyembre na lang ang mga pogo sa bansa. Kaya nagulat ang PAOC na may lisensyadong pogo na nag-hire pa rin ng empleyado. Gaya ng pinakahuli nilang ni-raid na pogo hub sa Pasay na sangkot umano sa love scam. Nung na-raid natin ito, mayroon tayong nakuha na mga bagong pasok lang. So meaning to say, they have no intention of leaving. At habang papalapit ang eleksyon, nagbabala ang PAOC laban sa pogo politics. Meron pa rin yung pogo politics na yan kasi yung mga Chinese na nandyan sa tabi-tabi, mga Chinese criminal syndicate, magamat wala kami o iba pang mga ensyang natuturo na isang particular na tao, hindi malayong isipin na meron din pinapatakbo mga yan o tinuturuan. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Patuloy ang paghahain ng kandidatura ng ilang gustong tumakbo sa eleksyon 2025 nitong Sabado at Linggo. Sa tala ng COMELEC, 78 na ang senatorial aspirant at 87 naman para sa party list. Narito ang unang balita. Sa Manila Hotel nitong weekend, nagpatuloy ang paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga gustong maging senador. Unang naghain ng COC nitong Sabado si Warlito Bovier na dating driver at construction worker. Pati si Maria Charito Billiones na nagtitinda ng kandila. Nais ding maging senador ni Engineer Gerson Ares, gaya din ang broadcaster na si Ben Tulfo. Ikalawang COC filing na ni Leo Degario Estrella. Pangatlo naman para kay Labor Leader Attorney Sunny Matula. Naghain din ng COC si Narelli Jose Jr. at Richard Nicolas ng Kilosang Bagong Lipunan. Rolando Rastaman Plaza na idineklarang nuisance candidate noong 2019 at 2022. At si Virginia Sabit na gusto raw tumakbo matapos mabiktima ng cybercrime. Naghain din ng COC sina Wilson Aklan at Primo Capuno Jr. pero hindi nagpakilala sa media. Kahapon naman, naghain ng kandidatura sa pagkasenador sina Singer at dating Pagcor Board Director Jimmy Bondok, Junbert Guillagayuma na taga-Higaynon Tribe sa Lanao del Norte at preacher na si Wilson Ahmad. Nag-file din ng COC si Sixto Lagare, incumbent party list Congressman Erwin Tulfo, gayon din ng abogadong si Ernesto Arellano at si re-electionist Senator Pia Cayetano. Naghain din ng COC si John Rafael Escobar batay sa listahan ng COMELEC.
23 party list ang naghain ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance Nomination noong Sabado. 14 na party list naman ang naghain ng CONCAN kahapon. 87 na ang kabuuang bilang ng mga nag-file ng party list group. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Sa Dr. Alejandro Albert Elementary School dito sa Sampaloc, Manila, kung saan ay gagawin po ang kick-off ceremony para sa bakuna eskwela ng Department of Health. Layunin po nito na mabakunahan ang mga estudyante na hindi nakatanggap ng bakuna, lalong-lalo na noong panahon ng pandemya at 3 taon po ito. So, siyempre, dito po sa bakuna ito ay makakaiwas ang mga bata sa mga sakit na maaari nila makuha kung hindi matatanggap ang bakuna ito. At para linawin po yan kung ano ba yung mga mabibigay na proteksyon ng bakuna ito, makakausap po natin. Walang iba kundi ang secretary po ng Department of Health, si Secretary Ted Herbosa. Sir, Secretary, good morning po. Good morning, Susan, at good morning sa mga taga-subaybay ng unang hirit dito sa GMA. Dito sa bakuna na makukuha po ng mga estudyante para dito sa bakuna eskwela na tinataguyod nga po ng Department of Health kasama ang DepEd, ano bang mga sakit ang magbibigay na magpoproteksyonan yung mga bata? O, nandiyan dyan yung measles, rubella, or German measles ang tawag doon, yung tetanus, yung diphtheria, at yung human papilloma virus. Yung huling bakuna na yon, yung HPV, yun yung nagpe-prevent ng cervical cancer sa kababaihan. So magbabakuna tayo ng mga grade 1, grade 7, at yung grade 4 na mga babae. Secretary, 3 taon nung panahon ng pandemya, wala ho tayong mga bakuna dahil nga siyempre nakakulong tayo sa mga bahay natin. Ano ba yung na-monitor ho ninyo na nagkaroon ho ba ng mga significant increase doon sa mga sakit na gaya na binabanggit natin? Tama, no? Dahil 3 taong wala tayong vaccination ng school age, maraming pertussis outbreak, maraming measles outbreak. In fact, noong nakaraang Marso, nag-measles outbreak response immunization tayo sa BARM. Almost 2 million kids ang ating binakunahan dahil nagkaka-outbreak sila, nag-uumpisa sa eskwelahan. Dahil yung mga batang 9 years old, walang bakuna. So naghahawahan, naiuwi dun sa mga bata at may mga namatay. So tayo, measles response, talagang ano pang ano, Ramadan. Pero tumulong sila, nakabakuna kami ng 1.2 million children. Pero Secretary, paano ba natin na hihikayatin, kukumbinsihin yung mga magulang? Siyempre, kailangan may consent ho ng mga magulang yung pagpapabakuna para humawala yung kanilang mga agam-agam. Alam naman natin na ako, nagkakaroon ho ng mga ganyang pag-aalinlangan, agam-agam, pag-aalala yung mga magulang. Ano ba ang gusto natin ibigay na mensahe sa mga magulang? Oo, Susan, ang daming ang fake news sa social media, yung mga anti-vaxxer na wag daw pabakunahan yung mga anak nila. Mali po yun, ano? Ang pagbabakuna ay matagal ng pinakamagaling na public health measure. In fact, kung may isang bansa, wala kang pera, ibuhos mo lang sa bakuna, marami kang sakit na mapiprevent, marami kang batang hindi mamamatay. So very important talaga yung pagbabakuna. At itong mga bakuna na to, time-tested na to. Bata pa tayo, binakunahan na tayo. I'm sure yung mga nanay dyan, nabakunahan din sila ng mga bata sila. Kaya hindi sila nagkaroon ng mga sakit na ito. Halimbawa po, Secretary, yung isang bata, yung isang estudyante, may mga allergic reaction sa mga bakuna, di ba? Ano ho ba ang mga dapat gawin kung sakali, during the vaccination, nagkaroon ng allergic reaction yung bata? Ano mga dapat gawin? Actually, very low na yung allergic reactions dito sa mga bakuna nito kasi matagal nang ginagamit. Siguro, konting sakit lang sa injection site at kuminsan nilalagnat. Actually, maganda nga yung pag nilagnat kasi ibig sabihin nun, na-trigger yung kanyang immune system. So, nandito naman yung medical team ng Department of Health kung may allergic reaction. At madali lang gamutin yung allergy. So, very important, mabigyan siya ng anti-allergy. At malaman ka agad na nag-allergy dahil sa bakuna. Kailan po natin sisimulan yung pagbabakuna at gaano pong katagal itong programang ito? Itong programang ito ay 2 buwan, no? October at November. At every Friday po, iikot yung aming vaccine teams sa lahat ng public schools para mabakunahan nga yung grade 1, grade 7, at grade 4 ng mga batang babae. Thank you po, Secretary. Good luck po. At yun nga po, sana po yung ating mga magulang po ay nakikinig dito sa panawagan po ito ng Department of Health para ho sa kanilang pagbabakuna sa kanilang mga anak. Kaugnay ho nitong bakuna eskwela nitong Department of Health.
Pansamantalang sarado ang F. Manalo Bridge sa Pasig. Silipin natin ang sitwasyon ng mga motorista at commuter doon sa unang balita live ni James Agustin. James! Gang, good morning. Malaki ang epekto ng pagsasarado nitong F. Manalo Bridge, hindi lamang doon sa mga motorista dumaraan dito, maging sa mga pedestrian dahil sa ilalim ito sa rehabilitasyon ng DPWH simula ngayong araw. Wala ng motoristang pinapayagang dumaan sa F. Manalo Bridge sa Pasig. Nasasailalim sa rehabilitasyon ng DPWH simula ngayong araw. Ito pa man din ang arawang ruta ng motorcycle taxi rider na si Philip. Bumuelta na lang siya tumanat ng ibang ruta. Imbis mapapalapit yung ano namin, halimbawa papuntang Bloodway, iikot ulit kami ng C5 para lang makapunta dito sa Bloodway. Para kasi mas mabilis ang daan na dito eh. Kumpara dito, lalo nang kung tanghali, traffic ang C5. Dito ang madaling daan. Papasok naman sa kanyang trabaho si Rodolfo na galing pang Antipolo. Masaagahan na lang daw niya ang pasok para hindi mali. Malayo na naman po ang ikota namin. Kaya minsan abala sa trabaho. Minsan nililit kami kasi matraffic din doon sa Irodregis. Bukod sa mga motorista, pinagbabawal din ang mga pedestrian. Pero kanina may ilan nakalusot pa. Ang call center agent na si Limuel, ito ang dinaraanan dahil sa Antipolo siya umuwi. Malaki pong epekto kasi ang layo po ng iikutin kung galing pa po sa Circulo Verde po maglalakad. Ang hirap po, kain po talaga sa oras, mga siguro 30 minutes. Maging ang mga pumapasad ang tricycle apektado, natapyasan daw ng hanggang kalahati ang kanilang kita. Kumikita na lang kami ngayon, halos 500 na lang, 400. Paano yung bukas, wala naman kaming labas. Kaya talagang sobrang apekto. Magbaboundary pa kami. Paano kung mga nangangukupahan pa yung iba, lalong kawawa talaga. Ngayon, nagbigay sila ng ano ng onte, pakonsuelo yung shuttle service. Kaso inaante pa ho namin kung matutuloy yung shuttle service. Kahit pa paano, maikli ho yung lalakarin ng mga pasero pag dito dumas sa kabila. Inaabisuhan ng mga motorista na planuhin mabuti ang kanilang biyahe para iwas abala. Ang alternatibong ruta ay sa Marcos Highway o Ortigas Avenue. Maaari ring magamit ang Circulo Verde Bridge mula alas 6 ng umaga hanggang hating gabi, maliban labang sa mga truck, jeep, motorsiklo at UV Express. Samantala, Igan, hindi pa masabi ng mga otoridad kung hanggang kailan sarado itong F. Manalo Bridge na ito. At kung kanina may mga pedestrian pa na pinapayagan at nakakalusot dyan, ngayon ay wala na dahil may mga bantay na tanging mga gumagawa na lamang dyan sa tulay at gagawa ngayong umaga. Yung nakikita natin na nandyan sa loob. Marami ngayon ang mga motorista na nakikita ko dito sa area na ito sa bungad nitong tulay ay yung mga bumubelta na lamang dahil hindi daw nila alam na sarado itong tulay simula ngayong araw at hindi pa nga natin masabi kung hanggang kailan yan. Yan ang unang balita mula rito sa Pasig. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Panalo sa kanilang huling laro sa first round ng men's basketball ng NCAA Season 100 ang Letran Knights. Tinalo nila ang LPU Pirates ang score 78-66. Sa pagtatapos ng unang round, nakakuha ang Knights ng 6 wins at 3 losses. Meron namang 4 wins at 5 losses ang Pirates. Panalo naman po ang San Beda Red Lions kontra sa Perpetual Altas. Sa huling mga segundo ng laro, naagaw ng Altas ang bola mula sa Red Lions. Pero ang kanilang attempt para sana sa game-winning shot, nagmintis. Ang final score, 63-62. Napapanood ang mga laro ng NCAA Season 100 sa GTV tuwing Martes, Sabado at Linggo. Tuwing Martes, Miyerkules, Biyernes at Sabado naman po ito sa Heart of Asia. At may live stream din ito sa social media pages ng NCAA Philippines at GMA Sports. Overwhelming support and love ang natanggap ni Grammy winner at film singer Olivia Rodrigo sa kanyang first concert sa bansa nitong Sabado. I believe this is the biggest show I've ever played in my whole entire life. Spotted sa concert sina Kapuso, primetime King and Queen Ding Dong Dantes at Marian Rivera in na full support kay Ate Zia na certified Livy. Super saya si Ate Zia during the concert na napapatayo at napapasigaw pa. Kaya naman si Marian nagpasalamat kay Olivia sa IG. Certified Livy rin ang isa pang celebrity kid na si Scarlett Snowbello together with her family. Oh my gosh, ang mga tili! Spotted din sa concert ni Olivia si Cassie Legaspi with friends. Pati na ang social media influencer na si Niana Guerrero.
Sa IG, thankful si Olivia sa support ng Philo Livies. First time niya raw sa Pilipinas at ito na raw ang biggest venue sa kanyang concert. Shinare niya rin na ang proceeds ng concert ay mapupunta sa Olivia's Fund for Good. Ito aniya ang most special show at meaningful trip sa kanya. Sa huli, sinabi ni Olivia na mahal niya ang mga Pinoy. We love you too! Ngayon papalapit ang holiday season, siguradong mas mabigat ang daloy ng trapiko. Silipin natin ang sitwasyon sa Mabuhay Lanes na alternatibong ruta sana. At live mula sa Maynila, may unang balita si Bam Alegre. Bam! Hey gang, good morning! Maunang umaga dito sa ating kinaroroonan sa Espanya, Maynila, dito sa may Blumen Street. Bumibigat lang ang dali ng traffic lalo at maulan pa ang panahon. Sa ganito mga sitwasyon, dinisenyo ang mga Mabuhay Lanes para ibsan ang bigat ng trapiko. Isa ang paparating na holiday season sa dahilan kaya ginawa mga ito yung mga kasikot-sikot na shortcut at alternatibong ruta. Ngayong Berman, ay nakikita naman natin na patuloy yung effort sa MMDA na magkaroon ng clearing dito para hindi maging sagabal sa mga dadaan na mga sasakyan. Lalo dito sa mga southbound lane ngayon ay medyo mabigat na rin ang density ng mga sasakyan dahil sa rush hour. At mula rito sa Blooming Tree ay maaari na kasi makalusot sa iba't ibang lugar, Makati, Quezon City, Caloocan o dito sa tulong yan ng mga Mabuhay Lane. Para mapag-aralan nyo itong mga ruta nito, maaaring bisitahin yung official website ng MMDA. At ngayon, bukod sa mabawasan ng travel time papunta sa iba't ibang destinasyon sa Kalahang, Maynila, layan din ang Mabuhay Lanes sa maibsan yung traffic volume sa C5 at EDSA. Ngayon, ang situation dito, medyo mabigat naman yung mga galing Blooming Trip na mag-join dito sa may traffic flow sa may Espanya. So wala, ano talaga, rush hour. Ito ang unang balita mula rito sa Maynila. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Patungal ang beta ng manok sa Marikina Market, pinaambahan ng ilang nagtitinda na lalo pang maapektuhan ang kanilang kita dahil posible raw mas maraming aangkatin na manok ang gobyerno sa susunod na taon. May unang balita live si EJ Gomez. EJ. Igan, inaasahang madadagdagan ang manok na aangkatin ng Pilipinas sa susunod na taon ayon sa US Department of Agriculture. Dahil daw yan sa kakulangan sa supply sa merkado kasabay ng patuloy na pagtaas ng demand. Ano kaya ang masasabi ng mga nagtitinda sa palengke? Alas 5 pa lang ng madaling araw, bukas na ang tindahan ng manok ni Nanay Susan. Pero alas 6 na, wala pa raw benta. Matumal daw kahit okay naman ang supply sa palengke. Medyo matumal po eh. Parang ang hindi pa nararamdaman yung bear na sinasabi eh. Siguro po walang ano yung mga tao, wala ding pambili. O kaya naman, nag-iipon sila para sa darating na okasyon. Pagka maulan, matumal. Tapos pagka naman hindi, medyo mabili-bili. Tapos mga suki-suki lang. Sa datos ng US Department of Agriculture Foreign Agriculture Service, posibleng umabot sa 480,000 metric tons ang aangkating supply ng manok ng Pilipinas sa taong 2025. Mas mataas kumpara sa inimport ng bansa na 470,000 metric tons ngayong taon. Ayon sa USDA, inaasahang tataas at 2.11 metric tons ang chicken meat consumption sa bansa dahil sa paglago ng populasyon at ekonomiya, mas mabagal na inflation at sa mas maraming Pinoy na umiiwas sa baboy dahil sa African Swine Fever o ASF. Bukod pa riyan, ang mas lalo pang lalago ng food service sector na posibleng magpataas ng demand sa chicken meat sa bansa. Baka mamaya, salip na bibili ng yung local na ano natin, yung imported ang aanuhin nila. Tsaka baka minsan bumaba pa yung presyo dahil nga sa maraming supply. Hihina kami kasi mas mababa ng konti yun, yung presyo nila. Mga 5 piso diferensya, lumiliit yung kita. Dito sa Marikina Market, ang kada kilo ng drumsticks, wings at quarter leg mabibili sa 250 pesos. Ang fully dressed chicken nasa 240 pesos. Ang kada kilo naman ng paa, 150 pesos. Ang breast fillet, 300 pesos. Ang leeg, 120 pesos. Habang ang ulo, 45 pesos kada kilo. Igan, ayon dun sa ilang mga tindera na kausap natin, hindi rin daw nila gaanong ramdam yung mas maraming Pinoy na bumibili ngayon ng manok dahil sa pag-iwas nila sa baboy.
At yan ang unang balita mula rito sa Marikina. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.